I am ready! GMA Weather! Serbisyong totoo ng GMA News! Humina at isang low pressure area na lang ulit ang dating bagyong Nona, pero nagbabadya namang maglandfall sa Mindanao ang bagyong Onyok bukas. Alamin natin ang latest mula sa ating resident meteorologist Nathaniel Cruz. Mang Tani. Mark, ilang lugar nga sa Mindanao ang nasa ilalim ngayon ng storm signal dahil sa bagyong Onyok. Signal number one sa mga probinsya ng Surigao del Sur, kasama ang Siargao Island, Surigao del Norte, Dinagat Province, Misamis Oriental, Camiguin, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Davao Oriental, Davao del Norte, Compostela Valley at Bukidnon. Maganda sa malalakas na ulan na may pagbugso ng hangin sa mga susunod na oras at posible ang baha at landslide. Namataan ang sentro ng Tropical Depression Onyok sa layong 570 kilometers dyan sa may silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur, alauna ng hapon. Tagalin nito ang lakas ng hangin umaabot sa 55 kilometers per hour malapit sa kitna at inaasahang kikilos ang bagyo Pakanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. Sa forecast track ng PAGASA, bukas posibleng tumama sa kalupaan ng northeastern Mindanao ang sentro ng bagyong Onyok. Buong araw nitong tatawirin ang Mindanao sa weekend at posibleng sa Lunes ito o linggo ng umaga ito ay nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility bilang isang low pressure area. Samantala sa rainfall forecast map ng Metro Weather, unang makakaranas sa mga pag-ulan yung nakikita ating kulay pula at violet ang Eastern Visayas at Eastern Mindanao ng mga ulang dala-dala ng sirkulasyon ng bagyong si Onyok. At pagdating ng Sabado at Linggo ay makakaranas ng malaking bahagi ng Visayas at Mindanao ng mga pag-ulan na kuminsan ay malalakas, kaya dapat maging I am ready mga kapuso natin dyan. Samantala, humina na at isa na nga lang low pressure area ang dating bagyong Nona. Namataan ito ng PAGASA sa layong 75 kilometers dyan sa may kanluran ng Subic, Olongapo City, Zambales, dakong alas 8 ng umaga. Mga kapuso, delikado pa rin pumalaot ang maliliit na sakyang pandagat dyan naman sa may northern, eastern at western seaboards of Luzon dahil sa matataas na alon dulot ng wind convergence at ng LPA. Mark? Mang Tani, wala na hong posibilidad ng interaction tong si Nona, bagamat low pressure area na lamang siya, at itong si Onyok na papasok. Yes, Mark. Unang-una, doon sa binanggit mo, dahil humina ng gusto, itong si Nona, naging isa na lamang low pressure area, ay talaga napakababa na at halos wala nang magiging interaction itong si Nona at saka itong si Onyok na papadating pa lamang. At kung magkaroon man sila ng interaction, ito ay posible na kung magtatagal pa yung sirkulasyon itong si Nona, maaaring mahigup ito nitong sirkulasyon ng bagyong si Onyok na papunta naman ng Mindanao. Pero sa ngayon, hindi natin nakikita yung ganyang posibilidad, Mark. Mang Tani, yung hanging amihan kalaban ng bagyo, ano, may posibilidad ba na malusaw niya pa itong si Onyok naman? Tama, Mark. Yung nakikita kasi natin, kung mapapansin mo, maganda ang sirkulasyon pa ngayon itong si Onyok. Pero habang lumalapit siya sa Mindanao, ay ito yung malakas na hanging amihan na magiging kalaban din ng bagyong Onyok. Kaya halos hindi siya magiging isang typhoon o even a severe tropical storm pag tumama yan dito sa Mindanao. At doon sa forecast track ng PAGASA, bago siya lumabas ng Philippine Area of Responsibility, ito ay isa na posibleng low pressure area. At ito ay dulot ng hanging amihan, Mark. Kaya malaki ang nagiging role ng hanging amihan sa mga ngayon. Sa ngayon, pinahina niya ang bagyong si Nona at muli ay maapektuhan niya ang bagyong si Onyok, Mark. Last na lang, Mang Tani. Yung kasi may mga dam na nagpapakawala na. No? Ito bang si Onyok ay magpapaulan pa rin specifically in Luzon? Hindi na, Mark. Ang nakikita natin na makakaranas sa mga pag-ulan dulot ng pagdaan ng bagyong Onyok ay malaking bahagi ng Visayas at dyan sa Mindanao. Ang Luzon, posibleng umulan, Mark, pero hindi dahil sa bagyong Onyok, kundi sa convergence ng hanging amihan at yung easterlies. Kaya kung uulan yan, hindi dahil dun sa bagyong dumadaan dyan sa Visayas at Mindanao. Thank you. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako pong si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Servisyong totoo ng GMA News.